kegiatan misan Panginoon, hindi ko alam kung paano alagaan ni Isaya. Parang, ano, mabigat, no? Mabigat siya. No? Pero, ang Panginoon, siya yung nagpapalayan siya. Mga kapatid, ang kabigatan ng Panginoon ay hindi siya heavy. Diba? Hindi siya mabigat. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. So praise the Lord. No? Pag ibinigay natin ang ating sarili, mga kapatid, sa sitwasyon na kung ano mayroon tayo, ngayon, ang Panginoon siya ay gagawa. O Panginoon Jesus. No? Upang tayo ay to head up, no? Tayo ay mapasa pagkaulo ni Kristo. No? Mapakaulo. Ano yung heading up ni Kristo? Actually, ito yung morning revival natin. No? Yung all things, di ba? All things. Tinasuko niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa at tinatagupan niya na maging ulo sa lahat ng bagay sa Ephesians. So yung all things pala dito, mga kapatid, na binanggit sa Ephesians, ito rin yung all things, no, na binanggit sa Romans 8:28. So, yung sabihin, yung all things dito ay, ito yung ating Lord Jesus. Amen. Lord Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Ito yung bagay na gusto ng Panginoon. Minsan sa amin, sa aming mag-asawa, na naranasan namin, no, na kunyari meron kami decision na gagawin. Ang ginagawa namin, nananalangin kami sa Panginoon. Kaya mo, naalala rin sa Proverbs, dito na, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. So, yung salita na yun ay talagang naranasan ko. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa amin, sa buhay dito, sa aming mag-asawa, experience namin yung ganung sitwasyon. At, alam mo, muntik na yung ano namin, muntik na rin, na mawala yung pera namin. Pero dahil kami ay nanalangin sa Panginoon, naranasan namin ang Panginoon. At this time, sabi namin, na talagang lahat ng bagay na gagawin natin ay dapat itulog natin sa Panginoon. Amen. At upang tayo ay mapasa kanya sa pagpawin natin. O Panginoon Jesus, sorry mga kapatid. Amen.